Sinabi ni Angel na mayroon siyang thyroid problem, kaya hindi nito iniisip ang pagkakaroon agad ng anak. Gusto kasi nito na maging maayos muna ang kanyang kondisyon bago sila magplano na magka-baby ni Neil. Dagdag pa ng actress, plano naman nila na magkaroon ng anak, subalit kailangan nila ng go signal mula sa doktor ni Angel kung kailan ito magiging posible. Inamin din ni Angel na hindi pa nila naidadaos ang kanilang honeymoon dahil hindi pa nawawala ang pandemya. Kaya naman kapag dumating ang araw na makakapag-travel na sila, marami silang mga bagay na aasahan kapag nabigyan na sila ng oras na makapamasyal. Ang rare thyroid problem na sinasabi ni Angel ay ang Hashimoto's disease. Ano nga ba ang Hashimoto's disease? Isa itong autoimmune disorder na nakakaapekto sa thyroid gland. Ang thyroid ay isang gland na hugis butterfly na matatagpuan sa base ng leeg sa ibaba lamang ng Adam's apple. Ang thyroid ay gumagawa ng mga hormones na tumutulong sa pag-regulate ng maraming functions sa katawan. Ang autoimmune disorder ay isang sakit na sanhi ng pag-atake ng immune system sa mga malulusog na tissue sa ating katawan. Sa Hashimoto's disease, ang autoimmune cells ay humahantong sa pagkamatay ng thyroid hormone-producing cells. Ang sakit na ito ay kadalasang nagre-resulta sa pagbaba ng produksyon ng hormones o tinatawag din na hypothyroidism. Bagamat kahit sino ay maaaring magkaroon ng Hashimoto's disease, ito ay pinakakaraniwan sa mga middle-aged women. Ang pangunahing paggamot ay ang pagpapalit ng thyroid hormone. Ang sakit na Hashimoto ay kilala rin sa tawag na Hashimoto's thyroiditis, chronic lymphocytic thyroiditis, at chronic autoimmune thyroiditis. Mabagal na nade-develop ang sakit na Hashimoto sa paglipas ng mga taon. Maaaring hindi mapansin ng isang tao ang mga palatandaan o sintomas ng sakit na ito. Sa kalaunan, ang pagbaba sa produksyon ng thyroid hormone ay maaaring magresulta sa alinman sa mga sumusunod. Pagkapagod at katamaran, tumataas na sensitivity sa malamig, nadagdagang pagkaantok, dry skin, constipation, panghihina, pananakit, paglambot at paninigas ng kalamnan, pananakit at paninigas ng kasukasuan, irregular or excessive menstrual bleeding, depresyon, mga problema sa memorya at konsentrasyon, pamamaga ng thyroid or goiter, pagkakaroon ng puffy face, brittle nails, paglalagas ng buhok, at enlargement of the tongue. Ang immune system ay lumilikha ng mga antibodies na umaatake sa mga thyroid cells na parang mga bakterya, virus, o maging ibang foreign body sa ating katawan. Ang immune system ay nagkakamali sa pagkuha ng mga disease-fighting agents na pumipinsala sa mga cells at humahantong sa pagkamatay nito. Kung ano ang nagiging sanhi ng pag-atake ng immune system sa mga thyroid cell ay hindi malinaw. Ang mga sumusunod na factors naman ay nauugnay sa mas mataas na panganib dulot ng Hashimoto's disease. Mga babae ang may mas mataas na tsansa na magkaroon ng Hashimoto's disease. Nangihinayang ilang mambabata sa pagbito ni Pangulong Marcos sa panukalang. Sa ilang dekada ni Glyza De Castro sa showbiz, ito raw ang isa pa sa mga naipundar niya, ang bahay bakasyonang ito sa Baler Aurora na tinawag nilang Casa Galura. Hello! Tuloy kayo sa aming bahay dito sa Baler. Nabili namin to during Contessa, so that was last year. Noong time na medyo naghahanap ako ng place na pwede ako mag-relax, pwede ako, at the same time, pwede akong mag-exercise, may mga activities. Eto, hindi pa namin ito masyadong nagagamit kasi most of the time, yung pagluluto dito sa loob. So, meron pa yung another kitchen dito na kumakain ang tatay ko. Hi! Hi kayo! Si Jekka! Ayan, lagi kong kasama. At si Leo. Ayan, siya ang mga partners in crime namin dito.
May 3 kwartong pwedeng i-rent sa Casa Galura, bawat kwarto. Inspired ang pangalan sa mga naging projects ni Glyza sa showbiz. Wala siyang iniisip kundi yung parating para sa amin, yung kapakanan namin, kung paano niya kami mabibigyan ng magandang buhay. Kaya talagang sobra kami proud sa kanya sa pagkakaroon ng isang anak na kagaya ni Glyza. Ang kwartong ito, ipinangalan sa titulo ng kanyang kanta na Sinta. Idea to ng tatay ko na ipangalan na Sinta kasi idea siya for couples or small family. So kung gusto nyo magkape-kape lang dito muna, ganyan. Ganyan lang kayo, kantuhan kayo about life. Sa pagbisita ko kay Glyza dito sa kanyang travel agency, ikinwento niya sa akin na ang kanya palang hilig sa pagkanta ang siyang naging daan niya sa showbiz. Yung kapatid ko yung may pakanan. Kasi siya talaga yung gusto mag-artista. Sabi na siya, may audition, tara punta tayo. Yeah. Ano gagawin ko? Sige, kanta na lang ako. Kasi may naghahanap din sila ng recording artist. Yes. O since yun naman yung hinahanap nila, at feeling ko, yung strength ko, wow, yung strength ko nandun sa singing, ayun yung ginawa ko. Ninanaraw ni Glyza sa kanyang mga magulang ang hilig niya sa musika. Parehas raw itong mga entertainers noon. Si nanay yung singer, tapos si tatay, pianista, yes, gitarista, bahista, kahit na kung ano-ano ng instrumento ang tinugtog niya. So meron kang childhood memory na sa bahay nagkakantahan? Yes, every time. Tapos, kumbaga jamming yung pamilya? Jamming, tapos even kapag kami mga malalaking gatherings kami, hindi mawawala yung kantahan. Double success nga ang nakamit ni Glyza dahil bukod sa pagiging aktres, natupad din niya ang pangarap na maging isang recording artist. Katunayan, siya rin ang kumanta ng theme songs ng ilan sa mga pinagbidahan niyang drama series. Gaya ng Till It's Time. Ang second room sa kanilang Casa Galura, ipinangalan naman sa kauna-unahang lead project ni Glyza, ang Griselda. Ito ang Griselda room. At meron siyang 10 beds. Well, initially, ang idea namin dito is to, yung mga family members, magkasya. Kasi nga, madami kami. Tapos every time na mag-outing kami, lagi kaming kinakapos pagdating sa space. So, ito, ideal to sa mga families, mga big families. Tapos pwede pang may pull-up bed ito. Ayan, ganyan. Oh, napag-desisyonan yun. Tatanggapin ko. Nasundan pa ang Griselda ng ilang big projects gaya ng Amaya noong 2011. Marami lang akong iniisip pagkat may pinag-aaralan ko. Taong 2015 naman, pinuri ang pagganap ni Glyza sa lesbian character na si Althea sa drama series na The Rich Man's Daughter. Well, what can I say? Congratulations. Ako'y nababahala na sa iyo, Andrea. Siyempre pa, tumatak din si Glyza bilang si Sangre Pirena sa remake ng Telefantasia na Encantadia noong 2016. Hawak na natin ang lahat ng kaputi. Sobrang professional niya. As in, siya yung tipong artista na hindi siya mangharot, hindi siya magkukulit on the set. Kasi super concentrated siya sa trabaho niya. Pero nung latter part ng Encantadia, na-gets ko na, kaya pala si Ate Glyza, sobrang siyang nag-internalize and tahimik. She's a good role model sa mga actors like me. At noong 2018, nagtapos ang isa pa sa mga biggest project ni Glyza, ang Contessa. Hindi na pwedeng mabuo ulit ang pamilya natin. Pero pwede nating parusahan lahat ng mga taong ng ape at sumira sa atin. Magaling si Glyza. She gets into the character automatically. Tapos, very professional. She doesn't come to the set na hindi prepared. She always comes to the set na prepared. Sana pa rin sinabi ko na noon ng dahilan. Hindi siguro nangyari ito. Paano mo sinasabi mo? Off-cam si Glyza. Is kabaliktaran. Kalog siya. In fact, mahilig nga siya sa mga K-pop.
na na-surprise ako kasi parang wala sa personality niya. Parang akala ko parang rock and roll siya, ganyan. Kaya dahil ang bunga ng paghihirap ni Contessa ay itong Casa Galura. Pinangalan ko yung room na to na Contessa. Pero hindi lang TV projects ang pinagkaabalahan ni Glyza. Naging suki din siya ng maraming indie films kung saan lalo nahasa at napansin ang husay niya.